Farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi mga ka-farmers, and for today's video, nandito ko ngayon sa ating free range area kung saan itong mga inahin natin na inilipat natin dito. So may mga previous vlog ako dito. So ayan yung mga previous vlog at saka ayan pa. So ngayon, nandito ko ngayon para mag-update sa inyo at makita natin itong ginawa natin ditong free range area sa 4 hectares land natin dito. Ayan, so nakita naman ninyo na medyo nabawasan na yung dami ng mga tanim. Wala na rin talaga siya halos sorghum na natira. So ang natira na lang sa area natin dito ay mga karamihan ay dahon. So ito yung in-experiment natin mga ka-farmers dito na papakawalan natin yung mga alaga nating native pig sa may tanim na area, which is nilagyan lang natin sila ng electric fence. Ayan, para hindi sila makawala. So ang nakalipas na siguro mga 1.5 months siguro bago nila naubos yung mga tanim nating sorghum. Pero mapansin niyo dito sa bandang gitna, napakarami pang mga damo. At kung makikita ninyo ngayon yung mga baboy natin, so ayan, kumakain sila talaga ng mga damo dito. Ayan. So isa talaga yan sa alternative na pakain nila dito. Bukod sa tanim na sorghum at sa feeds na pinapakaya sa kanila. So malaking tulong yan para maging sapat yung busog ng ating mga baboy. Kasi pagka lagi silang kumakain ng mga ganyan, mabubusog sila palagi. So ito naman nakita nyo, sabi ko naman sa last vlog natin na itong na free range lang natin or na electric fence lang natin na area is nasa isang hektarya lang mga farmers yung ating tinaniman dito ng sorghum at kung saan nakalagay itong ating halos 15 baboy na inilipat dito. So meron tayo dito isang barako at lahat na ng iba dito puro na inahin. Ayan. So meron pa tayong 3 hektarya dito na lupa na yun yung kabila may tanim na rin na sorghum. So itong kabilang to sa kabila ng side na to may tanim ding sorghum. So naka-ready na rin yung electric fence natin doon sa kabilang paglilipatan once na ready na sila ilipat. Once naman na ilipat natin sila sa area sa kabila na may tanim na ring sorghum, so tataniman naman natin to at aararuhin natin tong buong area na pinag-iwanan nila para taniman ulit ito ng sorghum para sa paghihintay ulit sa kanilang pagkain. So maganda yung lupa dito kasi nga may mga dumi ng baboy tapos aararuhin pa natin. So mas maganda yung kalalabasan pag tinaniman to ng sorghum. So yung last time na tinaniman natin to, konti pa lang yung sorghum na tanim actually. Hindi siya buong area ng 1 hectare meron. So mas marami talaga ang mga damo. Pero sa ngayon, pag naiwan na nila to at naararo na natin itong buong area, so tataniman na natin ang punong sorghum para pagbalik nila dito, halos lahat ay sorghum yung makakain nila. Ayan. So ayan yung mga baboy natin dito. At lahat sila kumakain ng mga damo-damo. Ayan. So hali kayo mga ka-farmers at ikutin natin yung area dito sa pinaglagyan natin sa 1 hectare. Ikut-ikut tayo para makita natin kung gaano kadami na nakain nilang sorghum banda doon at kung ano na lang yung mga natirang mga damo dito. So mamaya at dahil tag-init din ngayon, i-check din natin yung ating mga tube. So dahil tag-init ngayon, i-check din natin yung pan dito banda sa baba kung saan sila naliligo. Ayan, kung saan sila umiinom. Tingnan natin kung may tubig pa ba or naiga na. So mamaya na tayo sa pond, ikutin mo natin dito. So ayan, makita niya ayan yung mga dumi ng baboy. Ayan, magsisilbing patabayan. Once aararuhin na natin yan, sasama na rin yan sa lupa. At magandang patabayan para sa susunod nating tanim na sorghum. Okay? So wala na talaga akong nakikitang sorghum ngayon. Ayan, no? Wala na halos talagang tira. Puro na sa damo yung natira dito. So, ayun yung ating bakod na may electric wire. Ayan, para hindi makalabas yung ating baboy. So, ito, sorghum pa ba to? Ha? Ito, oh, sorghum pa to, oh. may natira pa. Okay. So, naisipan kung sorghum na lang, mga farmers, yung itatanim natin dito sa mga area natin.
kasi hindi siya maselan itanim, tapos mabilis lang din tumubo. Hindi na kailangan ng mga maintenance sa patabaan pa, mga ganyan. So para lang talaga sa baboy natin, maganda yung sorghum na itanim para sa alternative feeds nila dito. So dito banda, so yan, dito banda sa may harap, medyo wala lang. So maganda dito mga farms, kasi malaki yung kanilang galawan. So kung tutuusin, konting mga baboy pa lang itong nandito, marami pang kasya dito. Pero ini-experiment ko naman talaga sila kung gaano katagal na mauubusan. Pero yan, halos magdalawang buwan na, ganito pang karami yung dabong pwede nila makain tayo. Yan o, may mga sorghum pa pala dito, maliliit. Yan yata yung nalagpakan ng binhe, tapos pusang tumubo. Yan. Puro na pala siya sa ano, ganitong dahon. Ganito na yung karamihan na nandito sa bandang gitna. Kugon. Hindi man kinakain ito ng baboy, no? Yung ugat yan kinakain ng baboy. Ah, yung ugat kinakain ng baboy. Pero itong leaf, hindi kasi makatid, parang maaligas-gas. So ito, makita niyo, meron din tayong tanim na sorghum dyan sa kapila. Ay, makikita-kita niyo yung ulo ng sorghum mo, yung pinaka-green niya. Unurin niya na sorghum dyan sa kabila. Cherry. Ayan, may baboy tayo dito. Isang nalitan. May isa tayo dito ng baboy na... Ito yung matapang. Kung ayaw niya sumama sa ibang mga inahin. Nakahiwalay lang siya. So, ganda ng native na to. Mga farmers, ang taas ng dugo ng native. Talaga tsura. Okay. So yan, pansinin nyo dito, wala nang halos kanin. So malaking tulong na itong ganito na naisip natin kaysa sa yung magtatanim pa tayo ng mga mais, kamote, mga kangkong, tapos tatantarin pa para may pakain sa baboy. So yung ganitong idea, ready na yung pagkain sa loob na area nila na 1 hectare, tapos uubusin na lang nila, tapos pa-feeds na lang tayo ng konti, ang laking tipid mga ka-farm sa pagkain. Tapos yung baboy, matataba pa, tapos laya pa sila kung saan nila gusto pumunta. Dito? So yan, dito tayo. Focal yan. Puro tae, ang daming mga tae talaga, lahat na daanan kumitae. So hanggang dito, nakakarating sila. Yan, dito. Ah, nagtambay rin sila dito. Banda ko sa dodo. Wala natira. Oh. Pati. Wala natira talaga. Ah, may mga tanim din pala doon saging noon. Ayan, kinain nila. So, hindi naman natin yan. Talaga totally tinanim dito. Yan, kinain nila ng baboy. So, dito hanggang dito to. Yan, makita ninyo yung kahangganan hanggang dito. Dito tayo. Ikutin na natin. So dito puro sagbot na. Ayan, sagbot. Dati, hindi natin tumaikot kasi napakataas ng damo, pati sorghum, ang lalakan, mataas pa sa akin. Pero ngayon, after ilang months akong hindi pumunta dito, ang pagbalik ko dito, bumisita. So yan, ganito na siya kalinis. Nakita na yung laki ng area na pinaglagyan ng baboy. Yung ating electric wire, oh, mababa lang. So ganyan lang, oh, hindi na siya nakakaura yung baboy kasi alam na ng baboy na mayroong ground, kaya hindi na sila nagtatangkang lumabas. Okay. So yan, naikot natin, galing tayo doon. So
So, punta naman tayo dito sa pond, banda sa may source of water nila. Tingnan natin kung iga na yung tubig. Wala na talaga ako nakitang sorghum sa pag-ikot natin, ubos. Wala na kayo. So, yun doon yung pond na may tubig ng banda. So, dito to taliwala ng damo. Dito banda. So, tara, dito tayo daan. Ba sa naglalaro nitong sikat na sikat na game sa social media na kung tawagin ay Minds Game. So nilalaro ko ito at may nabuo akong strategy na 10 piso ko ay pwedeng maging 1,000 pesos. So ito, panoorin nyo ang aking laro. Ko na box. So, yan. Nabuo ko na sa lahat. Ayan, kitang-kita ninyo. At yung 10 pesos kong bet ay naging 953 pesos. Ayan. So, pag cash out ko yan, yung balance ko na 1,600 to cash out. Ayan. So, naging 2,500 na yung pera natin. 2,555 pesos. Ganun lang kadali, guys. So, yun. Nabuo ko na yung aking pattern na box. At yung 10 pesos ko naging times 95.27 sa 16 hits. So, kung mapansin nyo, yung mga bumps nasa loob lang siya ng box kung saan ang target ko is mabuo yung outer box. So, ang 10 pesos ko naging 1,000 pesos. So, ganun lang kadali laruin ang Minds Game. So, syempre, maliitan lang ang taya natin. At syempre, enjoy-enjoy lang kapag wala tayong ginagawa. Pwede natin pagpalipasan to ng oras. So, kung gusto nyo maglaro nitong nilalaro ko na Minds Game, meron link sa video description at pwede kayo mag-register para makapaglaro rin kayo nitong Minds Game. Labas na to sa kanilang area, range area. So, dito tayo ulit ipas. Ayun, meron pa. May tubig pa. Kaso lang. Mababa na. So, ito mga farmers yung source of water nila ng mga baboy natin dito. So, may maliit tayong pond dito. So, dito pala mga ka-farmers pumupunta yung ating mga baboy. So, naakyat lang sila dito. So, dito sila naliligo, dito rin sila umiinom. So, yun, chinek natin at meron pa rin silang tubig. May tubig pa rin yung ating pond na magiging the source of tubig nila dito sa area nila. Kasi kung naubos na to, kung naiga to dahil sa sobrang init ng panahon, so, kinakailangan natin i-transfer agad yung baboy dun sa kabilang may meron din source of water. Kaso nga, ayan, meron pa naman at may dabu-dabu pa naman. So, okay pa sila dito at pwede pa sila magstay. So, halika kayo, puntahan naman natin yung isang lugar kung saan yung pagka ready to transfer na yung mga baboy natin, inilipat natin doon. So, ito mga farmers yan, hindi na natin pasukin. So, ito, yan, may mga tanim na rin yung sorghum yan. Isang hektare na rin to. So, 1 hectare din tong laki nito. Yan, hanggang doon yan sa dulo, sa ikot. Meron na rin niyang electric wire na nakapalibot. So, napakadali lang once ililipat yung baboy natin. Ipapupuntahin lang natin sila dito sa bago area na nakaredy na para sa kanila at may makakain na rin sila ulit dito. Ayan. Huh?
Damo. Pakainin ngayon ng ating mga baboy at naikot na natin yung buong range area at nakapag-update na tayo sa experiment natin na gawa dito sa ating free range area na maganda talaga yung kinalabasan dahil nakita naman ninyo yung baboy ay napakatataba at ang pinaka-importante nakakatipid tayo sa pakain sa ating mga alagang mga native pigs. So hindi na natin kailangan gumastos ng sobrang dami sa patanim ng tanim ako ng tanim ng kung ano-ano mga organic feeds. So sorghum lang is napaka-okay na at napakamura pa ng seeds ng sorghum at mabilis pang tumubo at gustong-gusto ng mga alaga kong baboy. So at least napaikot ko na kayo dito at nakita na rin natin yung pond na kahit tag-init is marami pang tubig. So ayan sila at andito naman yung iba. Ayan, palabas na rin tayo. So halika, sumunod kayo sa akin. Ayan. So dito ba na daw wala na talagang tamo dito dahil naubos na nila. So, yun mga ka-farmers, mag-update ulit ako sa inyo pagka ililipatan natin at kung kailan na natin ililipat yung mga baboy natin. So napakadaming benefits mga ka-farmers na ginawa natin to sa ating baboy at syempre malaki rin yung benepisyo para sa akin dahil nakakatipid ako ng pakain. Patuloy din yung pagtaba ng mga baboy ko at lahat ng karamihan ng mga inilipat natin na hindi to is buntis na. So hihintay na lang tayo na ilang months para manganak na naman sila at may mga baboy na naman tayo na maibibenta. So napakaganda ng naisip natin na strategy na ganito at idea. So yun mga ka-farmers para sa video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!